Guys, updated price po ito 2023. So magkano nga ba ang budget na nagastos sa ganitong sukat na 72 square meters? May tatlong kwarto or 3 bedroom at dalawang toilet and bath. And then ito po ay naka-color roof and steel trusses na. So guys, ito po, nakausap natin mismo ang contractor or foreman na gumawa ng bahay na ito at siyang nagbigay mismo ng detalye ng mga materials na ginamit dito. At yan ay itatalakay natin at ilalathala sa inyo para magkaroon din tayo ng idea if ever na ganito ring sukat at ganitong design at ganitong tatlong kwarto at dalawang CR ang inyong ipagagawa ay maaring ganito rin lamang ang abuti na budget sa inyong pagpapagawa ng bahay. So guys, if ever na interesado kayo dito kay Foreman, nasa dulo po ng video ang kanyang number at FB at siya'y direkta niyong makakausap at tawagan niyo na lamang. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon, ang another story of success ng pagpapagawa ng bahay ng kapwa nating OFW sa Dubai na si Ma'am Arlene Ancheta from Alcala, Pangasinan. So guys, ito po pag-usapan at talakay na agad natin ang materials na ginamit dito sa structural ng bahay. So ayon po sa details ni Sir Jason, nang sukat po ng bahay na ito ay 72 square meters. Ito po ay may tatlong kwarto at dalawang toilet and bath, kitchen and dining area, maluwang na living room at terrace. And then guys, ayon kay Sir, ang nagamit pong mga hollow blocks dito ay umabot po ng 2,900 piraso. Sa ganitong sukat na 72 square meters na may dalawang toilet and bath at tatlong kwarto. Sa mga simento naman ay umubos po ito ng 195 piraso. And take note guys, yung terrace po ito ay naka-slab at ready po ito nakabang para sa kanyang roof deck. And then guys, dito naman po sa mga bakal ay gumamit si Sir ng 12mm, 10mm at 9mm. Sa 12mm po ay umubos siya ng 140 piraso. Sa 10mm naman ay 180 piraso at ang kanyang 9mm naman ay 80 piraso. And take note guys, ayon po kay Sir, ang ginamit po niya sa mga poste ay 6 bars 12mm. Ito po sa video at nakikita natin, garantisadong matibay po yan, buong poste po lahat yan ay puro 6 bars 12mm. At yan nga ayon kay Sir Jason, lahat po ito ay matatag at sinigurado niya na hindi siya mapapahiya sa kanyang client na si Ma'am Arlene Ancheta. So ito po ituloy natin. And then guys, ayon po kay Sir, gumamit po siya dito ng buhangin na isa't kalahating dump truck. Ito po yung S1, yung mga pinang-asintada at palitada. And then guys, gumamit din po siya dito ng 3-port na graba at nakagamit siya dito ng 4 na load na mini dump. At yan din po yung hinalo dito sa S1 para maging pambuhos ng poste at mga biga. So guys, ayun po't nakikita natin, meron na po siyang biga at napakatatag na nga po ng pagkagawa. Nakita po natin yung pagkakasalansan at pagkagawa ng bahay at yung bakal mismo ay talagang solid ito at garantisadong matibay. So nandito po tayo sa top view ng 72 square meters na meron tatlong kwarto at dalawang CR. Sadya nga naman talagang napakalaki nito at napakaganda po ng setup. So guys, tunay ngang napakasarap ng ating pakiramdam. Lalo na tayo isang OFW na nagpapagawa ng bahay. Pag nakikita po natin itong unti-unti nang nabubuo, ay talagang mas lalo tayong sinisipag sa ating pagtatrabaho at mas lalo tayong nai-inspired bukod sa ating pamilya at mga anak ay itong ang ating pinagagawang bahay. Kagaya nga po ni Ma'am Ancheta na isang OFW sa Dubai ay talagang napakasarap ng kanyang feeling. At yan nga ang dating pinapangarap lamang bahay noon at dahil sa kanyang pagsusubikap, ito na nga at unti-unti at nais sa totoong buhay at nais sa katuparan na ngayon. So guys, ito po yung sinasabi natin, nabuhos po yung kanilang terrace. So islab po ito. So pwede po siyang magpagawa ng roof deck dito at yan nga ay nakaabang lamang yan. So nakikita natin yung top view, napakaganda nga naman talaga at yan eh sigurado at garantisadong matibay, anya nga ni Foreman. So ito naman ang ating pag-usapan ngayon, ang pagpapagawa ng kanilang color roof and steel trusses. So guys, ayan, nakikita natin stainless pa po yung kanyang gutter at flashing. So ito po, talakayin natin ayon po sa details ni Sir. Ang mga nagamit pong yero dito ay color roof long span rib type. At ang kapal po nito ay 0.5. So magandang klase na po ito. Ayon kay Sir, gumamit po ito ng 17 feet long or ang haba ay 17 feet. 0.5 ang kapal at naubos dito ay 9 na piraso. Sa ganitong sukat na 72 square meters
And then dito naman ay gumamit din siya ng 12 feet long at 0.5 ang kapal at nakagamit po siya dito ng 13 piraso. So, 9 na pirasong 17 feet at 13 pirasong 12 feet. Yan po ang nagamit dito sa bahay na sukat ay 72 square meters. And then sa trusses naman or mga bakal na bubong ay tubular po ang ginamit. So, ayon po kay Foreman, gumamit po siya dito ng 2x4 na tubular at 1.5 ang kapal. At nakaubos po siya dito ng 12 pieces or 12 piraso. And then guys, gumamit din po siya dito ng 2x2. Yan po yung palasolohera, sorry, pinaka-iskruhan. At 1.5 ang kapal. At naubos niya dito ay 25 piraso. And then guys, gumamit din po siya dito ng fascia board. 2x8 at 1.5 ang kapal. Nakaubos po siya dito ng 10 piraso. And then yan nga yung flashing and gutters na stainless na nakita natin. At yan na nga ang kabuang na gastos or nagamit dito sa kanilang pagpapagawa ng bubong. At yan nga guys, napakaganda at garantisadong matibay. So guys, ayan nga po at nakikita natin buo na po yung structural ng bahay. May flooring na at meron na po siyang bubong na kung saan color roof and steel trusses with gutter stainless pa po and flashing. And then guys, eto na nga, nakikita nyo yung loob mismo ay talagang maluwang at malaki po yung bahay na 72 square meters. And then kumpleto na nga at meron na rin siyang Pozo Negro or septic tank. So ayan guys, puro poste, napakaganda po nito at nakita nyo naman yung pagkakagawa ng poste. Inuulit ko po, ang ginamit po ni Foreman dito ay 12mm, 6 bars lahat po ng poste. So guys, hanggang dito na lang muna ayon kay Foreman at ubos na po ang budget ng ating owner. Kaya ganun lang po talaga ang pagpapagawa ng bahay. Ang importante nga ay nakapagpasimula na at naitayo na yung mismong target na bahay ni Ma'am Arlene. And then guys, paunti-unti ay ipifinishing na lang ito. At yan nga yung importante ay nakita mo na na kung saan napunta ang iyong pinaghirapan, lalong-lalo na tayong mga OFW yung pagtatrabaho natin sa abroad, ay napakasarap ng feeling natin pag nakikita natin na may kinapupuntahan ito. So guys, ikaw, ako, tayo, OFW ka man o hindi, kayang-kaya rin po natin magpagawa ng bahay. Gawin po natin itong step by step. At yan ay pag mayroon tayo nasimulan ay tsak na may tatapusin at macha-challenge tayo. At higit sa lahat, ay ma-inspire tayo bukod sa ating pamilya. Ito nga at meron tayong binubuong bahay. Kagaya nga po nito ni Ma'am Arlene dahil sa kanyang pagsusumikap. At yan ay sa ngayon ay mas lalo pa siyang sisipagin dahil nga meron na siyang nasimulan at siguradong meron siyang tatapusin. At kagaya nga nito, naumpisahan na niya at nakita niya ang forma ng kanyang bahay at mas lalo siyang ma-inspire ngayon. So ang tanong, magkano na nga ba ang kabuang na gastos dito ni Ma'am Arlene sa magandang panimula na ito na ang sukat na 72 square meters na merong 3 kwarto at 2 CR at ito ay naka-color roof and steel trusses na? So ayon po sa details ni Foreman, ang lahat po ng ito sa nakikita natin at nabanggit na itong kabuuan, labor and materials, ang nagastos na po ni Ma'am Arlene dito ay umabot na po ito sa halagang 480,000 pesos.